Kumusta po kayong muli, mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga ating mga taga-subaybay ng ating pong programang ito sa Solid Rock Ministry. Kami po ay natutuwa at kami po ay nagagalak na muli tayong magkasama-sama sa oras na ito. Si Miato Frias po, Lorena Puma ng Italy, Los Biminda Quiabang, Venus Panaglima ng Italy din po, Imelda Valencia, LB Isidro, Moises Canlas, si Ate Emma and Kuya Eli Ballesteros ng Santo Domingo, kayo po'y aming magalak na binabati, Alma Vargas, Ier Lumalang, Loida Pilipina, Maria Teresa Bagro, Carl Asidre, Alberto Umaga, Cecilia Baal, Ricardo de Guzman, Romelda Asaituno, Rodolfo Bulio, South Cotabato, Japet Olopreñez, Reben ng Channel PH, Lexes Lorilla, German Marasigan, Ruth Antonio, Benita Fernando, Josie Baldosa, Hazel Reyes, Rogelio Reyes din po, Chudor Francisco, Jonathan Haum, Benita Fernando, Timoteo Pilongo, Beata Toscano, Medel Castro, Robert Pena Banyes, Jojo Rosales, Edith Tablazo ng Palawan, Herwin o Jerwin Fernandez, George Barase ng Sapang-Palay, Bulacan, Lily Tolentino, Ares Pope, Bems Pronda ng Marigondon, Cavite, si Ronel Castillo ng Kasiguran, Aurora, si Crisia Salian Corales ng Milan, Italy po ito, Joseph Bolandres, Leo Ivora, Leonardo Padriquela, Isabel Robes, Abelardo Cao, Ricky Fan Prelda, Vilma Baluyot, Dorcas Esther, at lahat po ng mga sumusubaybay na ating mga kapatid, mga kaibigan, kayo po ay malugod naming binabati sa araw na ito. At ngayon po sa ating ikasampung topic, ang mga apoy ng impyerno. Subalit bago po tayo magpatuloy, Pastor Perdon, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, lumalapit na naman kami sa iyong banal na harapan. Muli nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ka sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Patuloy na mga pagpapala sa bawat isa sa amin at lalo tigit sa iyong mga pamamatnubay. Ama banal, ngayon po muli at kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya amin pong ipinapakiusap na sa pamagitan po ng dugo ng aming Panginoon, muli po kaming linisin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At kami po nawa ay pangunahan ng Banal na Espiritu upang ang kaalaman at karunungang nagbubuhat yan sa iyo ang siyang aming maihayag at patuloy na maging pagpapala ang pag-aaral na ito sa bawat isa sa amin. O mambanal, iyong patuloy na pagpalain ang mga kapatid namin ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nag-share ng pag-aaral na ito sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang klase sa Sabbath School. O mambanal, ang iyong pong pagpapala patuloy na ipagkaloob sa bawat isa, kalakip ng kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, mambanal, sa iyong katiyakan na kami iyong gagabayan. Sapagkat ang ibig po namin, mabigyang luwalhati ang iyong dakilang pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy ng sa ating pong susing talata, 1 Thessalonica 5:21, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Meron daw isang manunula o tagagawa ito ng tula, si Dante Alighieri. Ang sumulat na isang tula na pinamagatang The Divine Comedy, sa kanyang tula ay inilarawan niya ang paglalakbay ng kaluluwa tungo sa impyerno, sa purgatorio at paglalakbay tungo sa paraiso ng Diyos. Bagamat isa lang itong tula, ito ay ginawa ng basihan ng pananampalataya ng Iglesia Katolika. Marami rin sa mga Protestante ang naniniwala na kapag ang tao ay namatay, ang kaluluwa ay pumupunta sa langit o sa impyerno. Pag-aralan natin ngayon ang maling pagkaunawang ito at ang tamang pagkaunawa
ng sa Biblia. Sa ating pong unang katanungan, ano ang ibig sabihin na ang uod ay hindi mamamatay at ang apoy ay hindi mapapatay? Pangalawa, papaano ipinaliliwanag sa Biblia ang apoy na walang hanggan o di mapapatay? Pangtatlo, papaano naman ipinabubulaanan ng Biblia ang aral tungkol sa purgatorio? Pang-apat, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga banal kapag namatay? Ito ba ay tumutuloy na sa langit? At pang-lima, papaano itinuturo sa Biblia ang buhay na walang hanggan? Kailan ito matatanggap at sino lamang ang tatanggap nito? Ang ating unang katanungan, anong ibig sabihin ng uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi mapapatay? Pastor Perdon. So, tayo po ay medyo parang kalugtong pa po ito nung ating pag-aaral nung nakaraang Sanlinggo na yung mga magkakalabang talata. So, titingnan po natin na ano ba talaga ang sinasabi, ano ang itinuturo dito sa mga talatang ito. Titingnan natin dyan sa Marcos 9:42 hanggang 48. At atin pong alamin, ano ba talaga yung sinasabi? Sapagkat napakahalaga po nito na ito'y ating maunawaan mabuti sapagkat dito nababatay kung tayo ay magtuturo ng tama o tayo ay mag-i-espouse ng maling mga aral. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking giniyang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay ng baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. At kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paaka at maitapon sa impyerno. Na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mata mo yung nakakapagpatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno. 48. Na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. So mga minamahal, napakaliwanag po ang pinag-uusapan, hindi po kaluluwa, no? Ang pinag-uusapan dito, yung uod hindi raw namamatay at yung apoy hindi napapatay o hindi mapapatay. So, unawain po nating mabuti, ang wika, yung apoy hindi mapapatay. Hindi po sinabing hindi mamamatay, kundi ang sinasabi po, hindi mapapatay. Okay, maliwanag po? Ibig sabihin, sadyain mo ang patayin, hindi ito mapapatay sapagkat ito ay tinatawag na eternal. Yung uod naman, ang wika, hindi namamatay. Subalit, hindi naman sinabing hindi mapapatay. Maliwanag po? Kasi iba po yung namamatay, iba rin yung mapapatay. Yung apoy, hindi mapapatay o hindi napapatay. Sa English, shall not be quenched. Ibig sabihin, kapag sinabing shall not be, ibig sabihin, walang layunin na ito ay patayin. Okay? At yung uod naman daw po, hindi namamatay. So kung hihintay mong kusang mamatay yung uod, never, hindi ito mamamatay. Pero hindi po sinabi na hindi mapapatay. Maliwanag po? So kinakailangang maging maliwanag po ito sa ating isipan upang huwag po tayong madaya. Kasi yung iba sinasabi, yung apoy raw ay hindi namamatay. Yun ang turo ng iba, hindi namamatay. Forever and ever, million of years, tuloy-tuloy pa yan. Hindi po. Ang sinasabi, hindi mapapatay. At nung ulitin, hindi napapatay. Ano po? Hindi sinabing hindi namamatay. Yung uno po, ang wika, hindi namamatay. Pero hindi sinabing hindi mapapatay. Kaya kung yung uod papatayin, mamamatay. Pero kung hihintayin mo lang na kusang mamatay,
hindi po ito mamamatay. Subalit, mapapatay. Okay po, sana po naging maliwanag ang katanungan natin sa number one. Number two po, paano ipinapaliwanag sa Biblia ang apoy na walang hanggan o di mapapatay? Yan. So titingnan po natin kung ano ang sinasabi sa banal na kasulatan. Yung apoy na sinasabing eternal fire na ito, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Malakias 4:1? Ang sabi po, sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masasama ay magiging parang ipa. At ang araw na dumarating ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, anupat hindi magiiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. So, maliwanag po ang sinasabi, katulad ng pagsunog sa ipa. Sa ibang translation, dayami. So, may imagine po ninyo yung tuyong dayami o kaya yung ipa, kapag kayan ay nilingasan ng apoy, talagang ubos yan. Magiging abo. Abo ang may iwan yan. At syempre, kapag kaabo na, hindi naman maaaring lilingasan pa yung abo. Talagang yan ay kusang mamamatay. Tingnan po natin ang halimbawa na ibinigay sa banal na kasulatan ng tinatawag na eternal fire. Tingnan po natin sa Judas, versikulo 7. Gayun din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Yan. So, makita po ninyo, yung Sodoma po at Gomora inilagay na pinakahalimbawa. Halimbawa ito kung papaanong ang taong makasalanan ay ilalagay sa apoy na walang hanggan o sa apoy na hindi mapapatay o hindi napapatay. Yung pong Sodoma at Gomora, talagang ito'y nilingasan ng husto at walang natira na anupat ito ngayon ay kinasusumpungan na nung tinatawag nating Dead Sea, sapagkat ito'y nauka ng husto dahilan sa apoy. Subalit kung paruron kayo sa halip na apoy ang inyong masusumpungan, ay masusumpungan ninyo ay tubig, sapagkat ito ay nilamon ng apoy na walang hanggan o apoy na hindi napapatay o hindi papatayin. Ano po? Yan po, sana ay naging maliwanag sa atin. Okay po, sa number 3 po, paano naman pinabubulaanan ng Biblia ang aral tungkol sa purgatorio, Pastor? Yan. So, titingnan naman po natin yung tungkol sa purgatorio kasi mayroon mga nagtuturo na ang tao kapag namatay, subalit hindi perpekto, ay pupunta ron sa purgatorio na kung saan siya ay parang ko sa Tagalog ipupurga. Ano po? Siya ay lilinisin doon sa pamagitan ng mga pahirap para siya ay malinis at matutulungan daw ng panalangin ng mga naiwang mahal sa buhay. Pagkatapos, kapag natapos na silang ipurga at patapos na sila'y idalangin, sila ay mailipat na sa langit. Tingnan po natin ano ang sinasabi sa Ezekiel 9:10. Ang sabi po, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay o gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Siol na iyong patutunguhan. Maliwanag po ang sinasabi ano, na sa kamatayan, wala ng ano pa mang gawa. Kaya lahat ng iyong gagawin, gawin mo na ngayon ng buong lakas mo, ng buong sikap mo. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat sa iyong paruroonan, wala na rong ano pa mang tsyansa. Wala ng kaalaman, wala ng ano pa mang isipan na mananatili sa kapanahunang yon. So, doon pa lang ay sinasabing wala na talaga. Kapag ka namatay, ay tapos na ang lahat. Tingnan pa natin sa Ezekiel 18:20-22. Ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak.
ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ngunit kung ang masamang tao ay lumayo sa lahat niyang kasalanan na kanyang ginagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga tuntunin, at gumawa ng ayon sa batas at matuwid, siya'y tiyak na mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Alinman sa kanyang mga paglabag na nagawa niya ay di na aalalahanin pa laban sa kanya, sapagkat sa matuwid na gawa ng kanyang ginawa ay mabubuhay siya. So, maliwanag po. Ang kaluluwa ng nagkasala, mamamatay. Ang ama, hindi maaaring magbata ng kasalanan ng anak ni ang anak ng kasalanan ng kanyang ama. Bawat isa ay hahatulan ayon sa kanyang sariling gawa. Kahit na ang isang tao ay napakasama, subalit nagbago, bago siya mamatay, hindi na raw aalalahanin pa yung kanyang mga kasalanan. So mga minamahal, wala nang purgatorio na pinag-uusapan dito na kung saan maaari natin silang ipanalangin. Sapagkat tinali na kapag ka ang tao namatay, kung siya'y namatay na nagsisi sa kanyang mga kasalanan, hindi na kailanman aalalahanin yung kanyang mga kasamaan na nagawa na mga nagdaang araw. Subalit gaano mang karaming kabutihan ang ating nagawa, subalit ito'y ating tinalikuran at tayo'y gumawa ng may kamangmangan na tayo'y gumawang bilang makasalanan at tayo'y namatay, ang wika, wala nang pag-asa pa na tayo ay hanguin doon, sapagkat yung lahat na mabuting gawa na ating ginawa, hindi na rin aalalahanin sapagkat tayo'y namatay na makasalanan. So, dito po ay sinasabi na ang kamatayan ay doon na ibabase kung anong nangyari. Ikaw ba'y namatay na nagsisi sa masamang gawa, o ikaw ay namatay na nagsisi sa mabuti mong ginagawa at pinalitan mo ng kasamaan? Yun na po ang pinaka-finale. At kung titingnan pa po natin dyan sa Hebreo 9:27. Ang sabi po dito, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, namatay, pagkatapos niyan, paghuhukom na. Wala ng redemption pa kapag ka namatay. Kaya yung ipapanalangin mo kasi baka nasa purgatorio, mailipat sa langit, wala na po yun. Maliwanag po, ang tao, pag namatay, ang kasunod niyan ay ang paghukom na. Either na ikaw ay hatulan sa buhay na walang hanggan o sa kamatayang magpasa walang hanggan. Okay po. At ngayon naman po sa pang-apat nating katanungan, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga banal kapag namatay? Ito ba ay tumutuloy na sa langit? Yan. Titingnan natin dyan sa mga gawa, 2:29, pagkatapos ay 34. Ano ang sinasabi? Ang sabi po, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. So, maliwanag po ang wika, si David namatay at narito pa sa atin ang kanyang katawan at hindi siya umakyat sa langit. Ano po? Si David ay tinawag na kaibigan ng Diyos, tinawag na pusong kagaya ng Diyos. Subalit nang siya'y mamatay, ang wika na natili siya dito kasama natin at hindi siya umakyat sa langit. Tingnan pa po natin dyan sa 1 Corinto 15:16-18. Sapagkat kung ang patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang kanyang pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Tingnan pa natin dyan sa 51 hanggang 54. Ang sabi po, makinig kayo,
Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at ang iyong at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. So, dito po, sinasabi ni Apostol Pablo na mayroong pagkabuhay na maguli. Kung hindi na mamatay, wala nang pagkabuhay na maguli. Subalit, mayroon daw pong pagkabuhay na maguli. Pagdating ng Panginoon, ito po yung kapahayagan ng Panginoon, ang sabi ni Pablo, na tayong lahat hindi mamamatay. May mamamatay, subalit may dadatnang si Kristong buhay. Datapwat sabay-sabay, tayo ay babaguhin sa isang kisap mata. Una, bubuhayin muna yung mga patay. So napakaliwanag po na yung patay, patay po talaga. Tinuturo kasi ng iba na hindi naman talaga patay, kagaya ng sinabi ni Satanas na hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Panginoon, tiyak na kayo'y mamamatay. At tiyak po talagang ang tao na mamatay. Datapot ang wika, kung tayo ay nasumpungan na nananampalataya kay Kristo, tayo ay bubuhaying maguli at bibigyan ng panibagong katawan, katawan na hindi na masisira. Ago, wala nang kasiraan. Kaya mga minamahal, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon na mayroong buhay, panibagong pagkabuhay sa mga namatay na nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang napakahalaga po sa atin ngayon ay matutunan nating pagtiwalaan ng lubos ang ating Panginoon, lalo na sa kanyang mga itinuturo, sa kanyang mga iniaaral sa atin, sapagkat hindi maaaring pumasok doon yung mga naniwala sa kasinungalingan. Katulad rin ng mga sinungaling, hindi papasok sa kaharian ng langit. At ngayon po sa panghuli po nating tanong, papaano itinuturo sa Biblia ang buhay na walang hanggan? Kailan ito matatanggap at sino lamang ang tatanggap nito, Pastor? Yan. Titingnan natin dyan sa 1:5-3 kung ano ang sinasabi doon sa tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutang ito at ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ng ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Ito ay isang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Si Jesucristo hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ay nagpatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na siyang nagpapatotoo tungkol sa anak, sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, una po ang sinasabi sa lahat ng umiibig sa Diyos. Yan ang bibigyan ng buhay na walang hanggan. At kung tayo raw ay umiibig sa Diyos, tutuparin natin
lahat ang kanyang mga utos. At ang pangalawa, ang wikaryan, pinananampalatayanan si Kristo na sinugo ng Ama. Ang sino mang umiibig sa Diyos, sino mang nananampalataya kay Kristo Jesus, mayroong buhay na walang hanggan. Datapwat, ang sino mang hindi umiibig sa Diyos, ang sino mang hindi nananampalataya kay Kristo, ay wala ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag po na ang pagkakaluuban lamang ng buhay na walang hanggan ay yung mga umiibig, sumusunod at nananampalataya sa ating Panginoon. At kung tayo ay hindi kasumpungan ng katangian ito, ang wika, wala tayong buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, hindi lahat ng tao may buhay na walang hanggan. Yun lamang na umiibig sa Diyos, na nananampalataya sa isinugo ng Diyos na ating Panginoon at manunubos. Kung wala ito, kung tayo ay hiwalay kay Kristo, kung hindi tayo nananalig sa Kanya, kung hindi natin siya tinatanggap, wala tayong buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay nasa Anak ng Diyos. Sana po ay naging maliwanag sa inyo ang ating pinag-usapan at narito po ang summary ng topic na ito. Number one, ang uod na di namamatay ay nangangahulugang magpapatuloy hanggang may lamang kakainin. Pangalawa, ang apoy na walang hanggan ay nangangahulugan ding apoy na susupok ng lubusan. Pangtatlo, ang purgatorio ay isang kathang isip lamang ng tao at ni Satanas upang ilarawan ang mabangis na Diyos. Pangapat, ang langit ay gantimpalang inilaan ng Diyos sa mga naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. At panglima, ang buhay na walang hanggan ay tatanggapin ng sino mang na kay Kristo, mga taong inihahanda para sa immortalidad. So mga minamahal, sana po naging muling pagpapala sa atin ang ating pag-aaral na ito. At patuloy po natin na i-share sa ating mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat. Dinadakila ka sapagkat sa pamagitan po ng iyong banal na salita ay ginawa mong maliwanag ang katotohanan upang kami ay huwag masinsay. Yayamang aming pong nalalaman na sa huling kapanahunan, ito ang gagamitin ng kaaway, gagamitin ni Satanas ang mga milagro sa pamagitan ng paniniwala sa immortal na kaluluwa. O mga banal, salamat po na ito'y iyong ginawang malinaw sa pamagitan ng iyong banal na salita. At tulungan kami, mga banal, na ito'y aming panghawakang matibay, manampalataya kami at manalig sa iyong mga turo at aral at huwag kaming madala ng mga maling turo at aral ni Satanas. Ipagpatawad mo po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At aking pong dalangin ng banal na patuloy pong pagpalain ang aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagbabahagi at patuloy na gumaganap ng kanilang tungkulin sa iglesia. Patuloy po silang pagpalain, kalakip ng kanilang buong pamilya. Ito po ang aming samutiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, sana po tayo muling pagpala ng ating pag-aaral sa oras na ito.